Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagat ang The Beekeeper na napalabas noong 2024. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Clay na dating bahagi ng isang lihim na grupo ng mga espesyal na puwersa na tinatawag na Beekeepers. Ang grupong ito ay nagtrabaho para sa gobyerno ng Estados Unidos na humahawak ng mga kaso na masyadong lihim para sa regular na pulisya. Pagkatapos umalis sa mga beekeepers, nagpa siya si Clay na mamuhay ng tahimik at naging isang beekeeper. Nagrente siya ng garahe sa isang matandang babae na nagnangalang Mrs. Parker. Si Mrs. Parker ay isang retiradong guro na ngayon ay nagtatrabaho sa isang kawanggawa na tumutulong sa mga mahihirap na kababaihan at mga bata. Gusto niya si Clay bilang nangungupahan dahil palagi itong magalang at mabait. Nagpapasalamat si Clay kay Mrs. Parker sa pagpapaupa sa kanya ng garahe. Isang araw, pagkatapos ng kanyang trabaho, si Mrs. Inaanyayahan ni Parker si Clay na maghapunan kasama niya. Habang nagtatrabaho siya sa kanyang laptop, may lumabas na babala sa virus na nagsasabing infected ang kanyang hard drive. Ang babala ay nagsasabi sa kanya na tumawag sa isang numero ng telepono upang pigilan ang virus sa pagtanggal ng kanyang data. Mabilis na tinawagan ni Mrs. Parker ang numero. Nakalulungkot, ang bilang ay humahantong sa isang gang ng mga kriminal na nagpapanggap na isang kumpanya ng antivirus. Sa sandaling tumawag siya, kinokontrol ng mga hacker ang kanyang computer at nakikita ang ilan sa kanyang mga transaksyong pinansyal. Si Mrs. Parker, na hindi gaanong alam tungkol sa mga computer, ay humingi ng tulong sa manager, si Garnet. Naguguluhan siya sa nangyayari sa screen niya. Sinabi sa kanya ni Garnet na bahagi ito ng proseso ng kanilang pag-aalis ng virus at humihingi ng paumanhin para sa problema. Pagkatapos ay hiningi niya ang impormasyon ng kanyang bank account na nangangako ng kabayaran mula sa kanilang kumpanya. Walang pag-aalinlangan, ibinigay ni Mrs. Parker ang kanyang mga detalye sa bangko kay Garnet at nabigla siyang makatanggap ng 50,000 bilang kabayaran. Nang maglaon, sinabi sa kanya ni Garnet na dapat lang siyang magpadala ng 500 at hilingin sa kanya na ibalik ang sobrang pera. Nang hindi nag-iisip, nag-online si Mrs. Parker para ibalik ang pera. Habang tinatype niya ang kanyang password para kumpletuhin ang transaksyon, nawawala lahat ng pera niya. Nahack ni Garnet at ng kanyang team ang kanyang bank account na ikinagulat ni Mrs. Parker. Nawala ang lahat ng kanyang ipon at ang pondo para sa charity na kanyang pinamamahalaan. Habang si Mrs. si Parker ay nalulula sa biglaang pagnanakaw, si Clay ay abala sa pag-aani ng pulot at paglalagay nito sa isang garapon na salamin. Plano niyang iregalo ang pulot kay Mrs. Parker. Gayunpaman, pagdating niya sa bahay nito, naramdaman niyang may mali at maingat siyang kumuha ng kutsilyo mula sa kusina para sa proteksyon. Pagpasok ni Clay sa sala, laking gulat niya nang makita si Mrs. Patay si Parker na may pistol sa sahig sa tabi niya. Sa sandaling iyon, dumating ang isang ahente ng FBI na nagnangalang Verona, itinutok ang kanyang sandata kay Clay. Iniisip ni Verona na si Clay ay kasangkot sa pagkamatay ni Mrs. Parker, na, upang gawing mas komplikado ang mga bagay, ay ang kanyang ina. Tumawag si Verona sa lokal na pulis na mabilis na dumating, nag-imbestiga sa bahay ni Ginang Parker, at dinala si Clay sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong. Sa kabila ng kanyang matinding kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang ina, determinado si Verona na alamin ang katotohanan. Sumali siya sa imbestigasyon, sa pagsusuri sa pinangyarihan ng krimen. Nakakita si Verona ng ebidensya na ang kanyang ina ay nalinlang ng isang kriminal na gang na kilala sa mga phishing scam. Ninakaw nila ang lahat ng ipon ng kanyang ina at ang pondo ng charity na kanyang pinamahalaan. Sa sorpresa ni Verona, natuklasan niya na ang pagkamatay ng kanyang ina ay hindi isang pagpatay. Sa patunay na si Mrs. Parker ay nagbuwis ng sariling buhay, pinalaya ng pulisya si Clay. Kinabukasan, sa pag-uwi ni Clay, dumating si Verona upang humingi ng tawad sa maling akusasyon sa kanya ng pagkamatay ni Mrs. Parker. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina at ibinunyag ang kriminal na gang na nagpapanggap bilang isang antivirus company na nanlinlang sa kanyang ina at nagnakaw ng kanyang pera. Ipinaliwanag ni Verona na ang kriminal na grupong ito ay tumakas sa FBI sa loob ng maraming taon. Nang marinig ito, nakipag-ugnayan si Clay sa mga beekeepers at hiniling sa kanila na hanapin ang kriminal na gang. Gusto niyang makamit ang hustisya para kay Mrs. Parker. Mabilis na nangalap ng impormasyon ng mga beekeepers tungkol sa UDG, ang peking kumpanya ng antivirus na pinamamahalaan ni Garnet at ibinigay ito kay Clay.
Dinagtagal, pumunta si Clay sa pulong tanggapan ng UDG na may dalang 2 jerrycan ng gasolina. Hindi niya pinaganya ang mga security guard at hinarap ang mga empleyado sa control room. Inatake ni Clay ang isa sa kanila at hinihiling na hindi na nila muling dadayain ang mga taong tulad ni Mrs. Parker. Pagkatapos ay pinalabas niya ang mga ito sa silid at binuhusan ng gasolina ang lahat ng kagamitan sa computer. Nang dumating si Garnet at ang kanyang mga tauhan upang harapin si Clay, madali niya silang nadaig. Nag-set up si Clay ng bomba na sa isubog kapag nakatanggap siya ng tawag sa telepono at dinalaan si Garnet na tumakbo kung gusto niyang mabuhay. Makalipas ang ilang sandali, may pumasok na tawag na nagdulot ng malaking pagsabog na sumisira sa malaking bahagi ng gusali. Pagkatapos ng pagsabog sa gusali ng UDG, nakipag-ugnayan si Garnet sa kanyang amo at sinabihan siya ni Danforth na sabihin sa kanya ang nangyari. Ipinaliwanag niya na isang lalaki na tumatawag sa kanyang sarili na beekeeper ay sumalakay sa kanilang kumpanya, hindi pinaganya ang kanilang seguridad, at pinasabog ang kanilang punong tanggapan. Bilang tugon, inutusan ni Danforth si Garnet na umarkila ng ilang mga thug at sinabihan silang patayin si Clay. Samantala, si Verona, na nakarinig tungkol sa pagsabog sa punong tanggapan ng UDG, ay nakakaramdam ng kasiyahan. Kinabukasan, nalaman ni Garnet at ng kanyang mga upahang thug kung nasaan si Clay habang siya ay nagtatrabaho sa kanyang bee farm. Nang umalis si Clay sa bukid, sinira ni Garnet at ng kanyang mga tauhan ang mga bahay pukyutan at palihim na sinundan siya. Mukhang alam ni Clay na sinusundan siya ng mga ito at handa na silang makipag-away. Nang makarating siya sa kanyang tahanan, inatake siya ni Garnet at ng kanyang mga barkada. Mahusay na ipinagtanggol ni Clay ang kanyang sarili, lumaban at pinatay ang mga tulisan. Nakatakas si Garnet. Kasabay nito, nagtatanong si Verona sa isang empleyado ng UDG nang marinig niya ang tungkol sa sunog sa bahay ng kanyang ina. Sumugod siya roon at nakita niyang nasunog ang garahe ni Clay. Natagpuan niya ang isang ID card mula sa UDG sa isa sa mga bangkay mula sa sunog, kaya iniisip niyang sangkot si Clay sa lahat ng insidente sa UDG. Samantala, si Garnet, pagkatapos tumakas mula kay Clay, ay tinawagan si Danforth upang sabihin sa kanya na nabigo ang plano ng pagpatay at nawala ang kanyang mga daliri. Nagalit si Danforth at nagsimulang magtanong kung sino ba talaga si Clay. Sa kanilang pagtawag, biglang sumulpot si Clay at inatake si Garnet. Itinali niya si Garnet sa harap ng kanyang sasakyan at pinaharurot ito. Sa tubig, naikinamatay niya. Narinig ni Danforth ang lahat sa telepono. Kinuha ni Clay ang telepono ni Garnet at sinabi kay Danforth na pupuntahan siya nito. Sinubukan ni Verona at ng kanyang partner na si Matt na maghanap ng impormasyon tungkol kay Clay sa mga database ng gobyerno ngunit wala itong nakita. Naisip ni Verona na maaaring may espesyal na pagsasanay si Clay mula sa isang lihim na grupo ng gobyerno, isang bagay na kahit ang FBI ay hindi alam. Dinagtagal, nalaman ni Verona na si Garnet, isang mataas na miyembro ng UDG, ay natagpo ang nalunod at nakatali sa track ni Clay. Samantala, nagpa siya si Danforth na makipagkita kay Wallace, isang dating pinuno ng CIA na ngayon ay nangangasiwa sa kanyang seguridad dahil gusto ng kanyang ina, si Jessica, ang bagong presidente ng Estados Unidos, na maging ligtas siya. Nang marinig ni Wallace ang tungkol sa problema ni Danforth sa isang taong tinatawag na beekeeper, kumilos siya. Tinawagan niya si Janet, ang kasalukuyang direktor ng CIA, upang magtanong tungkol kay Clay. Sinabi ni Janet na nagretiro na si Clay sa mga beekeepers. Sinabihan ni Wallace si Janet na patayin si Clay. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Janet sa mga beekeepers at hiniling sa isa sa kanilang mga operatiba, si Anna, na patayin si Clay. Habang si Clay ay nasa isang gasolinahan, tinambangan siya ni Anna, ngunit nakataka si Clay at natalo siya. Pinutol niya ang kanyang mga daliri at sinunog, dahilan para sumabog ang gasolinahan. Upang maiwasan ang higit pang gulo, sinabi ng mga beekeepers sa CIA na mananatili silang neutral at hindi nahahabulin pa si Clay. Ipinalam ni Janet kay Wallace na ang CIA at ang mga beekeepers ay mananatili sa paglaban ni na Clay at Danforth. Sa impormasyong ito, kinailangan ni Wallace na kumilos para maalis si Clay. Nagtipon siya ng isang pangkat ng mga miyembro ng espesyal na puwersa at sinabi sa kanila ang tungkol sa mga beekeepers. Ginawa niyang parang rogue agent si Clay na isang panganib sa mga inosenteng tao na kinukumbinsi ang mga espesyal na puwersa na kailangang pigilan si Clay. Kinabukasan, dumating sina Verona at Matt sa nasunog na gasolinahan at natagpuan ang hindi makilalang katawan ni Anna. Tila si Anna ay bahagi ng isang lihim na grupo ng gobyerno, ngunit hindi alam ni Verona kung bakit niya hinahabol si Clay. Samantala, ginamit ni Clay ang naputol na daliri ni Anna para makapasok sa kanyang tahanan at ma-access ang kanyang computer.
Sinusubaybayan niya ang signal mula sa telepono ni Garnet upang mahanap ang lokasyon ni Danforth sa Nine Points Building. Gamit ang impormasyong ito, kumuha si Clay ng mga armas at pampasabog mula sa kinaroroonan ni Anna at umalis. Kasabay nito, nakarating na sa Nine Points Building ang mga espesyal na puwersa ni Wallace na inatas ang alisin si Clay. Sa labas, handa na ang FBI SWAT team, alam nilang sasalakayin ni Clay ang gusali. Nakapagtataka, hinayaan ni Wallace at ng kanyang team ang mga empleyado sa loob na magpatuloy sa pagtatrabaho gaya ng dati. Tulad ng UDG, ang kumpanya ng NSU sa gusali ay bahagi ng isang grupong kriminal na sangkot sa mga scam sa pangingisda. Hindi nagtagal, dumating si Clay at nahuli ang koponan ng SWAT habang nagplano sila sa labas. Mabilis niyang inatake at natalo ang SWAT team. Matapos silang harapin, pumasok si Clay sa gusali at nakipag-blend sa mga empleyado ng NSU. Gayunpaman, nakilala siya ng isa sa mga miyembro ng Special Forces at inatake siya. Sumama ang mga espesyal na puwersa ni Wallace, ngunit mahusay na naiwasan ni Clay ang kanilang mga pag-atake, at tinalo sila ng paisa-isa hanggang sa wala nang natira. Pagkatapos, tinanong ni Clay si Rico, isang executive ng NSU, na hinihiling na malaman ang may-ari ng kumpanya. Natakot si Rico, ngunit kalaunan ay ipinahayag na ang may-ari ay napakalakas at tila hindi naaapektuhan ng batas. Sinabi ni Clay na walang anumang bagay na hindi niya maabot at nangakong ibababa ang pinakamataas na kapangyarihang ito kung ito ay nagbabanta sa mga inosenteng buhay. Rico sa takot sa kanyang buhay, at ubili na ibinigay ni Verona ang pagkakakilanlan ng kanyang amo. Sa sandaling iyon, dumating si Verona at ang kanyang pangkat na may mga sandata na nakatutok kay Clay, ngunit nakatakas si Clay. Samantala, natuklasan ni Verona at ng kanyang partner na ang may-ari ng parehong NSU at UDG, na sangkot sa phishing scam, ay si Danforth, ang anak ng Pangulo ng United States. Ang mga kumpanyang ito ay bahagi ng Danforth Enterprises, na pag-aari ng pamilyang Danforth, na namamahala ng software para sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ng US. Napagtanto din ni Verona na maaaring hindi lamang si Danforth ang target ni Clay, ngunit maaari ding maging banta sa Pangulo, si Jessica, na ina ni Danforth. Nang malaman ito, pinirmahan ni Deputy Director Prigas sina Verona at Matt para makuha si Clay, habang pinataas ng SWAT team ang seguridad para sa presidente at sa kanyang pamilya. Kinabukasan, sumali si Verona at ang kanyang partner sa mga ahente ng Secret Service para protektahan ang US President at ang kanyang anak na nag-host ng isang charity event sa kanilang beachfront mansion. Sa kabila ng mahigpit na seguridad sa Secret Service at mga ahente ng FBI, nag-aalala pa rin si Wallace sa kaligtasan ni Danforth. Kaya, umupo siya ng isang grupo ng mga mersenaryo na pinamumunuan ni Lazarus na tagapag-alaga ng pukyutan noon kahit na nawalan siya ng paa sa paggawa nito. Samantala, pumasok si Clay sa Danforth Estate sa pamamagitan ng drainage channel at nagtago sa ilalim ng isang truck. Pinatay niya ang isang miyembro ng koponan ng SWAT, nagtanim ng mga bomba sa mga sasakyan, at nagbalat kayo upang makisama sa mga bisita ng charity event. Nakipagpulong si Prig sa Pangulo at ipinaliwanag ang lahat, kasama ang paggamit ni Danforth ng software mula sa Danforth Enterprises upang lumikha ng mga kumpanya ng phishing scam. Galit na galit si Jessica nang malaman na ang pondo ng kanilang kampanya ay mula sa mga ilegal na aktibidad. Kasabay nito, napagtanto ni Verona na naroon si Clay at inutusan ng SWAT team na hulihin siya. Napapaligiran at tinutukan ng baril, nagpanggap si Clay na sumuko ngunit pagkatapos ay pinasabog ang mga Secret Service truck bilang isang distraction. Mabilis siyang humarap sa mga na-corner sa kanya at nagmamadaling pumasok sa mansyon para hanapin si Danforth. Sa loob, si Jessica, na alam na ngayon ang mga krimen ng kanyang anak, ay nagpasya na ilantad ang mga aksyon ni Danforth, umaasa sa awa. Lumaban si Clay sa gusali, nasugatan ang mga ahente ng lihim na serbisyo ngunit hindi nagpakita ng awa sa mga mersenaryo ni Wallace. Sa kalaunan, narating ni Clay ang pasilyo sa opisina ng Pangulo at nakipag-away kay Lazarus. Matapos siyang talunin, lumipat si Clay patungo sa opisina ng Pangulo. Sinubukan siyang pigilan ni Wallace, na hinihiling kay Clay na huwag patayin si Danforth. Hindi pinapansin si Wallace, sinira ni Clay ang kanyang mga daliri at nagpatuloy. Sa opisina, si Danforth, desperado habang naghahanda ang kanyang ina na ibunyag ang kanyang mga krimen, kumuha ng pistol at binaril si Prick. Sa kaguluhan, naglagay si Clay ng pampasabog sa pinto at sumabog sa silid, na sinundan ni Verona at iba pang ahente ng FBI. Si Danforth, na nagpapanik, kinuha ang kanyang ina, si Jessica, bilang hostage. Sinubukan ni Verona na kumbansihin si Clay na huwag saktan si Jessica o ang kanyang anak. Si Danforth, kinakabahan at desperado. Itinuring na saktan ang kanyang ina upang makatakas.
Sa panahong ito, tinanong ni Clay si Verona kung naghahanap siya ng pagpapatupad ng batas o hustisya. Nang makita ang pananakot ni Danforth sa sarili niyang ina, nagpa siya si Clay. Binaril niya at napatay si Danforth, pagkatapos ay tumaka sa bintana. Si Verona ay may malinaw na pagbaril kay Clay ngunit hinayaan siya, pinili ang hustisya para sa kanyang ina at iba pang mga biktima kaysa sa mahigpit na pagpapatupad ng batas. Natapos ang pelikula sa pagtakas ni Clay sa mansyon gamit ang scuba gear na nakatago sa beach upang makatakas. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.